Kalau kayu pun nanti, kenapa pakai mungkin atau lama ya sambil sambil school is 100 cost untuk Bible land. Kayu pun ay nasa religion in the home. So, mga nakakaraan, ang kinalaman po natin, educational youth. Sinabi natin na advisory po ang educational ng araw. Education na mga pagkutaman. They perform operation, surgery. Meron silang mathematics, advanced na po ang kanilang mathematics, advanced na po ang kanilang grammar, ang kanilang language, ano, mataas na po ang antas ng kanilang kaalaman sa metal, meron naman sila sa pag-combine ng mga metals, paggawa ng mga alloy, meron silang mining, industry, meron silang, alam po nila yung metallurgy, alam po nila yung metallurgy sila ng metallurgy. Okay? So let's talk about the religion in the home. Religion in the home. The last time that we have taken this up, ano, nag-usapan po natin na yung pong priesthood, yan po ay hawak pa ng mga patriarchs noong unang panahon. Ang mga natatandaan po natin ang mga patriarchs ay si Abraham, Isaac, and Jacob. So ito po yung period of the patriarchs. Yung sinig po ng panahon ng mga patriarka, yung pamumuno, hindi lamang sa politika, kundi pamumuno maging sa reliyon. Yan po ay nasa mamahala na posible yung pangpulo sa tribo. The leader of the clan, the leader of the tribe. Usually naman, yung tribe, pupos lang naman ng isang pamilya yan. Kumbaga, isang angkan lang yan, isang isa lang yan. Kumbaga sa manok, sa pisaan lang ng itlog yan, sa grupo lang yan. So in that clan or in that tribe, meron pong kinikilala na leader, no? At siya yung patriarch. The patriarch serves as the religious leader, the priest. At pagka na namatay siya, nasasali niya sa pamanay. Dahil, maganda po malaman natin ang distinction na yan, no? Kasi po, yung period of the patriarch, na yung pamumuno sa religious life or religious education ng mga kabataan or religious leadership, nasali na yan. Pagmula sa patriarch, napunta yan sa mga Levites. Ha? Kasi nung araw, nung na-abolish na yung patriarchal system, ang religious education nila nanggagaling na sa mga priests. At saan po ba kinukuha ang mga priests? Ang mga priests po ay nanggagaling sa Akan Brit Levi. So yan po ang pinagagalingan ng mga priests, no? Yung tribo ni Levi. Paalala po ninyo, ang Israel, they're composed of 12 tribes. Sinusin niyo yung 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel, at yan si panganay, si Reuben, Judah, si Simeon, si Levi, si Manasseh, si Gad, Asher, Zebulun, Ephraim, Benjamin, ano pa? Ano na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalawa pa. Ano ba? Isaacar. Ano pa? Pero Christ. Sino? No, no. Joseph is still in the group. Manasseh and Ephraim. Kung wala si Joseph, pwede saan niya yun. Ato lang, ginawa ni Jacob, inadap niya yung dalawang anak ni Joseph. At inangkot niya, inadap niya, at sila yung pumalit kay Joseph. Ano? So, at si Levi, nawala ng mana, kaya lumalabas 12 tribes pa rin. Okay? So, sino bang kulang dito? Brother Charles. Ano ba yung wala dyan sa kulang? Neftali, no? Neftali.
12 tribes of Israel. Kaya, sabi mo nga, itong si Levi, sa mga lupa sa Israel, siya yung hindi napamanahan. Ano? Siya yung hindi napamanahan. Pero, nahati ko rin sa Levi dalawa yan. So, ano po ang napunta kay Levi? Ang napunta kay Levi ay kadalangan po, mga cities. Ilang cities? 48 cities ang napunta sa kanya. Pero hindi na sila binigyan ng lupang masasaka. Pero tanong ni Levi, eh paano kung may kakain yung tribo namin? Huwag kayo magdala. At sabi ng Diyos, ako ang mana ninyo. Mangyayari, ang iyong mga kapatid, magbibigay sila ng tithes at magbibigay ng offerings. Dadalhin nila yan sa akin. Pero yan ang magiging pagkain nyo. Dahil ang Diyos hindi naman kumakain. Ang Diyos hindi naman gumagastos ng pera. O sino gagastos ng pera? Sino kakain ng hayop? Sino kakain ng mga trigo? Diba? Yan po ay kakainin ng mga Levita. Dahil ang mga Levita, sila yung nangangalaga sa tabernakulo, sila yung nangangalaga sa templo, dahil sila yung nangangalaga sa religious life ng bansa Israel. Okay? Are you getting with you? So, itong mga Levites, yun ang kanilang naging role, no? To educate the people. So, religious education to people was transferred from the patriarchs. Nung abolish na po yung patriarchal system, nasali na po ang pagtuturo sa mga priests. At saan kinukuha ang mga priests? They come from the tribe of Levi. Okay? So, ito pong patriarchal system continued until the law of Moses transferred this right to the Levites. Ano? Na ever since, sila na po ang nagturo. So, balik po tayo dito sa patriarchal system. Dito sa patriarchal system, very ordinary yung paggamit nila ng altar. Yan ang altar, yan po yung mga bato, no? These are stones kung saan po sinutunog yung sacrifice. At yan din po ang pledge, no? Yung patriarch, yan sa altar na yan. Po, ang sequel altar. And through that altar, nakakaroon po ng sense of sin. Nararamdaman ng tao yung kanyang pagiging sinful. At naituturo somehow sa mga nakakakita niya, lalo na sa mga bata, that the approach to God is through a means of a sacrifice. So, naipapamukha, naipapabatid ano, sa mga kabataan, na approach sa Diyos is by means of a sacrifice. Mahirap ma-approach, hindi ma-approach sa Diyos. Na pumunta ka sa Diyos, wala ka ba ng dalang sacrifice. Dahil ang Diyos kailangan ano, ma-peace. God must be at peace. So, kailangan niya na mawala ang galit. Kasi nga, ano ba ang dadala ng galit ng Diyos? Ang dadala ng galit ng Diyos ay ang kasalanan. Kaya wala naman tao wala kasalanan, di ba? So, para mawala ang guilt na yan ng kasalanan, kailangan mapawi ang galit ng Diyos. Paano mapapawi ang galit ng Diyos? Sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa kaso natin, mga kapatid, kasi po itong mga sacrifice, yung mga hayop na niaalay sa altar, picture lamang yun according to Hebrews chapter 10. The blood of bulls and of goats can never take away. Otherwise, eh wala nang remembrance of sin which they performed year by year during the Day of Atonement. But in those sacrifices, there is always a remembrance of the sin. Hindi na mawala ang guilt. But when the Lord came and He offered His own body on the cross of Calvary, He offered His body once and for all. Minsan na lamang yan. At magpakailanman na. At sabi sa verse 14, by one offering, Christ has forever perfected those that are sanctified. So tayo po na mga binukod ng Diyos para sa kaligtasan, we are perfected, no, by that one offering. Kaya nga nang tumitaw ng Panginoon in His public ministry, nakita si John the Baptist, John 1:29, ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kasi po yung kanyang pinapoint, He was not pointing to an animal with four legs, but He was pointing to the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Ibig sabihin, lahat ng mga tumba, lahat ng mga lambs, na kinakatay during Old Testament time, sa bilang na hindi na kayang mabilang ng tao, libo-libo na mga ayon na kinakatay, no? Dumating na ang fulfillment. Lahat yan, picture lang ang darating. Sino darating? Si Jesus Christ, dumating na.
esa trinidad de bautismo, behold the Lamb of God, that has taken away the sin of the world. So during the patriarchal time, no, may tuturo sa mga tao, no, that the approach to God is through a means of a proper sacrifice. Okay, yun po ang pupunta, no, malalagay sa isipan ng mga tao ng araw. No? So, religion in the homes of those early days largely centered about an altar upon which animal sacrifices were offered unto God. And we have a record of that in Genesis chapter 12, verse 8. Abraham had constructed an altar in Genesis 12, verse 8. The construction beliefs acts as a Genesis chapter 13, verse 18. Genesis to Jacob in Genesis 33, verse 18 to 20, he constructed also an altar. Genesis 33, 18 to 20, and another one in Genesis 35 and verse 3. So, sa ngayon, mga kapatid, wala na yung mga altar na yan. Wala na, diba? Ano na lang natin sila ngayon? Family altar. Sa bahay na lang natin. No? Pero dati necessary rin yun na kailangan meron bato na doon na nag-aalay. So, hindi na po natin kailangan mag-aalay dahil wala na, kumbaga dapat tapos na yan. Dahil tapos na, naialay ng Panginoon Jesus ang kanyang katawan. So, natin silang altar ngayon sa bahay natin. Ito yung family devotion natin. Tawag doon family altar. When the family gather together, the gather of family, they pray, and they worship God. No? So, hindi na natin inaantay na mag-Sunday para mag-worship. Dapat araw-araw ang pamilya nagsesegregate ng panahon para mag-worship sa Diyos. And that's what we call family altar. But during the time of the patriarchs, this is in common use, you know? So the altar in home life helped produce a sense of sin, a realization of God's holiness, and a knowledge of the way of approach to God through a sacrifice. So they are napaparealize sa tao na siya'y makasalanan, napaparealize sa tao ng Diyos ay banal, na approach ng isang makasalanan sa isang banal, no? Wala ang Diyos. Banal na naman sa Diyos ay sa pamamagitan ng sacrifice. Okay? So the altar was the forerunner of the family prayer life in the Christian home today, which is based upon the forgiveness of sin through the blood of Christ of which the animal sacrifice was a symbol. So yung animal sacrifice na pinakadugo dito, simbolo yan ano, ng agos, ng dugo ng ating Panginoon, agos ng Calvary. Now let's talk another about another thing, no? Na nagaganap nung panahon ng mga patriarka. Bukod sa altar, no? Ito po, ito yung proper religion na tinuro ng Diyos. Ngayon, nung mga kapanahon na ng mga patriarka, meron pong isang item, no? Item in this in their religious life na hindi mo nanggaling sa Diyos. Pero kahit na nung panahon ng mga patriarka, nila Jacob, particularly ni Jacob, andun pa rin sa buhay nila. At kahit na nung silang isang bansa na sila, eh, paminsan-minsan, lumiitaw pa rin yan. Pero yan, mga kapatid, hiram lamang yan. Kumbaga, before the religion of the Lord, na nag-introduce ng altar, matagal nang pinapractice ng mga pagano ng araw. Na nung itinuro sa kanila ng Diyos, yung proper religion, pilit pa rin nilang kinocombine. Pilit pa rin nilang ini-infuse yung dati sa bago. Pamukha ngayon, di ba? Di ba tayong tinuruan na ng tamang pagsasarili yun? Hindi tayo naniniwala na ang batang ang sanggol dapat binibinyagan. Di ba? Ang paniniwala po natin, ang tamang kandidato sa office mo ay mga adults o mga tao na meron ng pamanawa. May pag-iisip na. Kasi nga ang requirement ay sa binabaptize, he must be a believer in the Lord Jesus Christ. So ang bata ay hindi pa niya kaya manampalataya eh, hindi pa po qualified for baptism, much less the infants. That is why we do not believe in infant baptism. Pero nakakalungkot, ano, patapos na tinuro sa atin yan, maging baptist na tayo, nalaman natin yan, medyo parang hirap pa rin yung iba na iwanan yung dati. Lalo na kung meron presyo sa mga matatanda. Pag dumating yung Vietnam, mag-ono, mag-Kristiyano ba yan? What? Napakristyano na ba yung kapuko? Anong hindi sabihin na napakristyano? Napabinyagan na ba yan? Ano? At alam naman po natin na hindi naman tayo nagiging kristyano by undergoing the ritual.
pag ikaw ba, binuhusan ng tubig o nakahanap sa ulo eh. By that ritual, magiging Christian ka? No way! Hindi sa ganyang paraan, nagiging Christiano ang tao. Kaya pala yung idea ng pa-Christiano na yan, sa English, Christianized, ano? Christianized, we don't become Christians by the way. No? We become Christians by believing in the Lord Jesus Christ, our Lord and personal Savior. So yung mga ganyan, kapatid, carry over pa yan. Carry over. Minsan, may mga Christiano na matapos sila yung maging mananampalataya, maligtas na sila, nabautismo na, naturuan na, patok pa rin itapon yung kanilang mga santo. Natatakot pa rin silang galawin niya. Ano? Bakit? Eh, matindi yung kapit ng ganong reliyon sa kanila. Wala pagkabata. Nagisna na nila yan. Matindi na yung paggalang. Matindi yung takot nila sa ganon. Kaya matapos sila maging Kristiyano, medyo parang nagdadalawang isip sila. Itatakot na ba ito? O ba? Nagdurugin ko? Masyado malamit ang mga mata. Ang gulurugin. Kaya, si Bawad ko sa lang, may pakinay na lang. Eh, kung pinabigay mo, di ba nung tinuruan lang sa idolatry, pinabigay mo? Parang, isinali mo sa kanya yung kasalanan. Kaya pinagbabawal nga kanya sa idolatry, di ba? Exodus chapter 20. Ano sabi sa Exodus chapter 20? Thou shalt not make unto me any graven image. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuhan. Huwag mong yuyukuran. Huwag mong paglilingkuran. Huwag kang yuyukod. Huwag kang luluhod sa mga imani na yan. Ay, ngayon ang gagawin mo. Hindi ko na lang kayo kumari. Hindi ko na lang kayo kumari kasi nakakatapos ba sa akin? Huwag tapos sa basura? Baka huwag mangyari sa akin? Eh, that's nothing. Chokor naman yan eh. Diba? Kung hindi chok, ako eh. Eh, pag nasusunog lang ba, hindi siya makatalon eh. Para hindi sa sarili. Diba? Nasusunog din yan, masama. Kaya nga yung nasakya ko, naging nazareno eh. Bakit? Umitin, diba? Black Nazarene. Diba? Umitin dahil sa sunog. Nakaligtas daw sa sunog. Pero umitin. Diba? Black Nazarene. So, ano yan ang kundi? Mga carry over pa yan. Carry over pa rin mga dati nililito. So, hindi mo lamang tayo yung ganyan. Na kahit na nakilala na katotohanan, eh minsan, nai-infuse pa rin natin yung dati nililito. Okay, nagyaan mo pa rin. Itatama mo pa rin. So, combine na pa rin. Noong araw, ganun na rin po ang ating mga patriarchs. Dahil, pupunta sila po eh, tinuro na ng Diyos, tatawag po sa basa kanya. Minsan, bitwin pa rin nila yung tinatawag na therapy. No? Ano ba itong therapy? Yan po mga therapy, yan po yung kanilang family God. Family God. Simula mga santo-santo sa bahay. Ano? Mga figure, mga great figures na kanilang mga Diyos. Presentation ng Diyos sa kanila. Na kanilang paniniwala, yan po si Sibi, Guardian, India ng pamilya. At ang therapy na yan, usually ang umahawak niya, ang tatay, kapag kamatay niya, sumasalin niya, ang paghawak niya, ano, ang pagkipin niya, ang kipin niya, napupunta sa panganay. Pero, ang mga younger siblings, yung mga kapatid mga sa kababata, pwede rin gumamit kung gusto nila sumamba. Pero ang mga alaga, yung panganay. Na nung tumakas si Jacob kay Laban, ninakaw yun eh. Ito nung nakaw yun eh. Diba? Yung asawa ni Raquel, asawa ni Raquel, asawa ni Jacob, si Raquel, tinago, ninako yan, di sinabi sa tatay. Kaya nung 3 days na sila naglalakbay, inabot sila niya, no, di tatay. Sabi niya, Jacob, ano ginawa mo? Lumayas ka sa poder ko na hindi nagpapaalam. Para kung ninakaw ang mga anak ko, ninakaw mo mga ako ko. Hindi ko pala nagsabi. Sabi naman ni Jacob, wala akong kinuha, balis pa na ko, wala akong binibet sa pag-aari mo. Yung sinasabi mo mga anak ko, mga asawa ko na yan. At yung mga ako ko, sa akin ang galing yan. At yung mga dalawang hayo, mga pinagtrabaho ngayon sa'yo, suweldo ko yan. Eh, kung ganun pala, pumapalit ako, pero bakit mo ninakaw pati Diyos ko? Sabi niya Laban, bakit pati Diyos ko, ninakaw mo? Ay ba, kung meron kang makikita na pag-aari mo rito, kunin mo, halukubin mo. Eh, sinurge, yung mga tents, sinurge. Walang makikita ang property si Laban, lalo na yung naharap niya na therapy. Hindi niya lang. Yung saddle ng camel, doon itinago ni Rachel, inutuan niya. Ngayon, hindi ngayon, hindi kumikilo sa Rachel, baka ano yung saddle na inutuan niya, kapahalo. Kapahin, ano? Sabi lang niya, tatay, pasensya ka na, hindi ako makatayo. Kasi, may monthly period ako, ano? Hindi ako makatayo sa kinutuan ko, pero inutuan niya yung therapy. Hello, Mr. Hello,
Bakit mabuti na maniwala ni Rachel yung therapy niya, maging halos ni Jacob, papalit sa mga prominent sa family. Si Jacob kasi siya may halos eh. Mga involved na politika rin sa reliyon na ilang araw. Ano? Pero ano po sabi ng mga patriarka, mga araw? Cleanse yourselves from the useless idols. Pag wala ngayon, linisin ninyo ang mga sarili nyo, pagkat niya makawala, kabuluhan mga Diyos-Diyosa. Ibig sabihin, sa kanilang pamilya, kahit na itinulungkos ko nila tamang pananampalataya, minsan may carry over pa ng dating reliyon na yan. Mababasa niyo yung record na yan sa Genesis 31:9. Genesis 31:9. So, start the Bibles to Genesis 31. Genesis 31:19. And Laban went to Shear, his sheep, and Rachel had stolen the images that were her father's. Jacob stole away, unawares, to Laban, the Syrian, in that he told him not that he fled. So, salvation of Laban. So he fled with all that he had, and he rose up and passed over the river, and set his face toward the Mount Gilead. Then it was told Laban on the third day that Jacob was fled, and took his brethren with him, and pursued after him 7 days' journey. Then they overtook him in the Mount Gilead. And God came to Laban, the Syrians, in a dream by night, and said unto him, take heed that thou speak not to Jacob, either good or bad. Then Laban overtook Jacob, now Jacob had pitched his tent in the Mount, and Laban with his brethren pitched in the Mount of Gilead. Laban said to Jacob, what hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my mothers, as captives taken with sword? Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me? It is not tell me that I might have sent I'll send thee away with lyre and with songs, with tabret and with harp, and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters, that thou hast not done foolishly in so doing. It is in the power of mine hand to do you hurt. But the God of your father spake unto me yesternight, saying, take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Now, though thou wouldest needs be gone, because thou so long after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? That's what I'm saying. Okay, I'm going to tell you what I'm saying. And Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, for I said, peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. With whosoever thou findest thy gods, let it not live. Kani nung makikita yung Diyos ko, mapapatay ko, hindi na lang nakikita. Before our brethren discern, what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them, verse 33. And Laban went into Jacob's tent, into Leah's tent, and into the two maidservants' tents, but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. Laban searched all the tent, and found them not. And she said to her father, let it not displease my lord, that I cannot rise up before thee, for the custom of women is upon me. Period. You know, period. And he searched, but found not the images. Jacob was wroth, told this to Laban. And Jacob answered and said to Laban, what is my trespass? What is my sin that thou hast so hotly pursued after me? Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. These 20 years have I been with thee, thy youth and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. That which is torn of beasts I brought not unto thee, but I bear the loss of it. So charge, yung mga losses, yung mga namatay, yung mga kinain ng mga manis na hayop, pati ni Jacob, charge sa akin yan. For my hand is thou required, whether stolen by day or stolen by night. Thus I was in the day of the drought, in the day the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed
from my house. That's why I've been 20 years in my house. So, yan po yung record. Paano po nangyari yan, no? So, hindi na nakuha ni laban ni Vice Therapy. So, nangyari, between ni Jacob, no? Between ni Rachel at Therapy. So, yan po ay hindi po nagugustuhan. No? Kaya, so, ilang pagkakataon, sabi ni Jacob, ano? Sabi ni Jacob, the Genesis 35:2, purify yourselves of idols. 35:2. Genesis 35:2, yun ang natin dyan, ano? Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments. Bakit, mga kapatid? Marami silang daladala mga tao. Hindi lamang si Rachel, not only Leah, nor Bilha, and Zilpa, marami silang mga dalang mga tauhan, mga servants nila na nagdali pa ng buro sa Baptist. At yan, may mga bit-bit din ang mga therapy. So, carry over pa yan ang old religion. Kaya sabi ni Jacob, purify yourselves of those gods. Bitisin din yun yung mga sarili. Kaya, sino sa atin dito may mga alaga pa sa bahay? Purify your house. Meron pa ba kayo sa bahay? Mga image? Oh, sino meron? Kami na meron. Kung sa search ako sa bahay niyo, nangyari ko ng search warrant. Sa saliksikin ko yung mga, baka may mga inalaga pa rin yung mga santo ninyo, no? Mga, ay, santo ninyo bubo? Santo ninyo naka Michael Jordan? Santo ninyo naka, tapos sa naka outfit, ano? Police? Sa Iloilo, nakakita ko, sabihin ninyo, nakakatiyak costume. Ano yung maskara? Maskara festival? Kaya ganun, nakakatiyak pa yung Santo Niño eh. So, God is not pleased with those, no? But I am a jealous God. Ako yung Diyos na mapanibuhuli. Ayoko na ina-ascribe ninyo ang blessing. Sa akin ang galing, tapos ina-ascribe ninyo sa mga Diyos. Hindi sa Diyos Diyosan ang gagaling ang preservation. Hindi sa Diyos Diyosan ang gagaling ang rain. Those things come from God. Pero ano yung ginagawa ng tao? Pinaglorify nila si Santo Niño dahil sa ulan, dahil sa harvest. Pinaglorify nila yung mga icons nila dahil sa mga pananim, sa harvest nila o sa ulan na binigay. Samantala sa Diyos ang gagaling niya, di ba? The Lord gives rain to the just and the unjust. The Lord gives sunshine to the just and to the unjust. Ang Diyos po pinagagalingan ng mga kapapalan. Kaya kapag ka ino-honor natin ang iba sa bagay na Diyos ang gumawa, naninibugo ang Diyos. Kaya anong ginagawa ng Diyos? Magpapadala ng lahar. Magpapadala ng flash flood. Yan ang ginagawa ng Diyos. Maalala ninyo, saan ba nang galing yung lahar? Saan ang source ng lahar? Di ba nang galing niya ng Zambales? Galing nga ng, ano, ng Mount Pinatubo, ng Valles yan eh. Sa hometown ng Mexico, sa Bacola. Pero anong bayan o anong probinsya ang na-hard hit ng lahat? O yung Pampanga? Bakit Pampanga kaya? Ay, yan yung ano eh. Yung ano, yung manufacturing natin eh. Sila yung mga magagaling pag-iilok eh. Kasi nililok yung mga tatlo. Ba? Ano yung nangyari yan? So nakikita natin na isinubuhos na Diyos ang kanyang galit. Nakikita niya na, oye, dinodios niya, tingnan natin kung kaya na ang galita. Ang mga dinodios ninyo. So, Seraphim, ano? Seraphim, yan po isang item na mga nilang doon ngayon, ikbis noong araw ng mga pamilya, mga patriarchs, ano? Dahil naman yung ating mga patriarchs ng araw, yung mga Israelita ko lang, no? Galing din sa pagkapagano, galing din sa hidden religion. Okay? Now let's talk about the religious education under the law. Paano naman po ang edukasyon religiously nung pangkapanahonan na yung law? Ito na, ano na mga Levites? Tapos ng patriarch, no? The law of Moses was very definite in its requirement that parents must train their children. Deuteronomy 4:9. Let's take a look at Deuteronomy 4:9.
Under the law na binigay kay Moses, kanino ang training ng kanino yung responsibility of training the children religiously? Deuteronomy 4 verse 9, sabi ko dito, only take heed to thyself, keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. So, nakanino po ang responsibilidad ng pagtuturo sa mga kabataan ng mga religious education na kailangan nila? It falls to the parents. Kaya mga parents, huwag natin iahasa sa Sunday school teacher yan. Huwag natin iahasa sa pastor. Sige, nagsisimba naman kayo. Hindi naman tutuluhan niya. No! It is primarily given to the parents, the religious education of their children. Kaya huwag tayo maninisi sa mga teacher ng bata. Sabihin niyo, ba't wala kang alam? Ano yung pinag-aralan nyo? Ba't wala kang alam? Eh, ilang oras lang naman ba mga bata dito, di ba? Isang late pa. Atin yung bata, late. Huwag nito yung bata, late. Teacher, late. Paano yung education nila, di ba? Paano yung religious education? 30 minutes of religious education? Huwag nangyayari dyan. Di ba? At kung andito man sa loob ng bata, hindi naman nagpe-pay ng attention. Isa, kahit ako po, ang haba, cellphone. Mahaba, karuhan. Eh, ano pa niya maintindihan ng ang Biblia? Kaya, primarily, sa magulang yan, eh, wag lang tayong busy sa trabaho, wag lang tayong busy sa araw-araw na activity. We must allot time, ano? Pag-segregate tayo ng time para ma-educate yung mga bata. Turuan natin sila ng ating doktrina, ng ating pananampalataya. Turuan natin ang Bible. The Genesis account of creation. Ituro natin ang Baptist heritage, Baptist belief. No, ituro natin ang Biblia. Yan po ay primarily given to the parents. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Okay? So, dahil po lamang muna po natin tapagusin sa ating pag-aaral. Tuloy po natin. Mabot ako kayo sa tapos ang ating oras. Nagdito kayo? I think close our prayer. Let's pray, Heavenly Father. Salamat po ako sa panahon at pinagpaloob nyo. Hindi po namin kayo sambahin at walatiin sa araw na ito. Panalangin namin naman na sa aming pordagap sa inyong panalang presensya na may dadali sa kanyang mga sa mga kasalanan. Mga maruming puso, maruming isipan naman na ito po ang nagsisita sa amin. At sawa po ang aming papuri, ang aming mga pagsamba sa mga pamamagitan ng aming pag-awit ay maging katangkot-tangga para at papuri-puri sa mga kaya nawa po ang mga magparas ang muna sa araw na ito maging sa mga panahuhin ama kung meron po ang mga sabita magitan o kung sino man po ama sa mga sabi nito wala po ang mga magitan o ang gawa po niya ang mga pilamin doon. Kaya ang dalangin sa kanilang mga Diyos. Kung magpapunan po kayo, at magpapunan po kayo.